I'm really amazed, mga kapatid. Dahil he is teaching, citing the chapter and the verse of the Bible. Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito naman po muli ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma. At sa pagkakataong ito po ay meron tayong tatalakayan ng mga topics. Napakaganda po, mga kapatid. Dahil marami na po ang mga namumulat sa katotohanan. Kung kayo po ay bago pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag kakalimutan to hit the subscribe button dyan, mga kapatid, at i-click nyo rin po yung notification bell para kayo ay maging updated sa ating mga live stream at video uploaded. Pwede nyo rin po itong ibahagi o i-share po, mga kapatid. At ito na po, as per request po ng isang tao po na sa akin, na bigyan daw ito ng video reaction. Kasi maganda, mga kapatid, ang pangyayari po sa videong ito. So ito po, no? Papanoorin natin at papakinggan natin at bibigyan po natin ng reaction video, commentary video po, ang napakagandang pangyayari sa buhay ng isang masugid na MCGI na ngayon ay isa na pong Catholic. Papaano ba siya naging Catholic? Ano ba ang istorya ng kanyang buhay? Pakinggan po natin, mga kapatid, itong si Sister Daisy na isang dating MCGI na ngayon ay isang Catholic na. Magandang araw. Ako po si Daisy Alcala, kailang sis DJ nung dating nasa ADD pa. Ngayon ay masayang naglilingkod sa tunay na iglesia, which is the Catholic Church. Yan. So, ito ah, siya ay isang dating MCGI. Pero bakit siya napunta sa totoo at tunay na iglesia na tatag ng Panginoong Hesukristo, ang Catholic Church? This video is intended to prove na may naghamon kay Brother Eli nung... Yun! Ito ang isa sa naging dahilan pala, mga kapatid. Because marami kasing mga chismoso at chismosa na mga Marites dyan na nagsasabi na wala daw makakatalo kay Eliseo Soriano. Pero chismis lang pala yun. And alam nyo, mga kapatid, ito ang isang patunay. No? Ito ang isang patunay na meron na handang humarap sa kay Eliseo Soriano that time na siya po ay buhay pa. Pero what happened? Bakit hindi po natuloy? Pakinggan natin si Sis Daisy. Bakit kaya hindi natuloy? Bakit kaya napunta na lang sa wala ang hamunan ng debate, mga kapatid? So ito, pakinggan natin. Buhay pa siya na Catholic apologies na sinasabi ng mga taga-ADD na wala daw na naghamon sa kanya. Oh, see? Sinasabi ng mga taga-ADD, yung program po nila, but they are called as MCGI. Sinasabi nila na wala daw, no, makakakaharap o makakatalo kay Eliseo Soriano sa isang debate. Pero mga kapatid, bakit ngayon lumalabas ang videong ito? Kakasabihin naman dyan ng mga kaibayo natin sa pananampalataya, especially yung taga-MCGI, no, na bakit ngayon na kayo lumabas? Bakit nung Voice Brother Eli wala kayo? Alam mo kasi, kapatid, ang alam mo lang ay part lamang, some part of the truth but not the whole truth. Before pa lang, buhay pa itong tagtayo, no, tag ng member Church of God International Incorporated o MCGI. Buhay pa itong tagtatag o tagtayo ninyo, may naghamon na. At sino kaya yung naghamon na yan? So, paano ko ba nakilala si Brother Eli through his program Itanong Mo kay Soriano? Ito po, no? Grabe. Alam nyo po, mga kapatid, I am also amazed of this program Itanong Mo kay Soriano. Way back year 2010, napanood ko na po kung gaano kagaling si Eliseo Soriano. I am also amazed the way he preach, the way he teach. I'm really amazed, mga kapatid, dahil he is teaching, citing the chapter and the verse of the Bible without knowing na mali na pala yung mga itinuturo niya. But because he was using the Bible, I am also amazed. Him, ang galing, ang galing. Paganon-ganon pa. And katulad itong kapatid natin, nakilala niya rin si Brother Eliseo Soriano sa kanyang
programang Itanong Mo kay Soriano. Wala pa kaming TV noon. Ngayon, wala pa rin kaming TV. What I mean to say, kahit na yung access of internet, wala pa. Nakikinood lang sa merong TV. At napapanood ko yung mga sagot, yung mga tanong sa kanya, yung mga sagot ni Eliseo Soriano, in which nakabase sa Biblia. Na-amaze talaga ako. But later on, no, according naman sa mga info, at isa din po ako na imbitahan kasi noon ng Tagaan, dating Daan na MCGI sa dating Daan program po nila. And yun, ma-amaze ka talaga dahil akala natin, dahil gumagamit ng talata sa Biblia, tama na. Pero marami ang kamalian pala. Pakinggan natin sa pagpapatuloy ni Sister Daisy. Before going to Canada, and dun din po ako naanib. Yun, before siya pala, mga kapatid, pumunta ng Canada, no, ay nakita niya na yung programang ang Itanong Mo kay Soriano. At doon din siya naanib noong napunta na siya sa Canada. Hangang-hanga ako kay Brother Eli. Kasi parehas kami, mga kapatid, no? Nahanga din ako noon. Nahanga at sabihin na natin yung terminology na ginagamit ngayon. Na-scam ako noon. Dahil akala ko tama yun. Akala ko tama siya. Akala ko okay yung ginagawa niya. Alright. Akala ko tama yung turo ng MCGI. No? Dahil ang galing ng mga ngaral nila. But then, sooner, katulad po nito ni Sister Desi, makikita po natin kung paano po siya nabalik sa tunay na tatag ng Panginoong Jesucristo na iglesia. Si talagang very confident at magaling siyang sumagot sa mga tanong. So, kita niyo mga kapatid, ha? Kahit mali-mali ang itinuturo, pag confident ka lamang, no? Pag confident ka lamang, kahit mali-mali, ay nako, natatama kahit na hindi husto ang iyong pinagsasabi. Ito po, ano, pakinggan pa natin. Fast forward, bumalik ako ng Pilipinas dahil sa kagustuhan ng asawa ko na mailayo ako sa ADD. Sa paghahanap niya ng kasagutan ay nakilala niya si Brother Dwayne na apologies na sumulat na before ng hamon kay Brother Eli na may basbas ng Archbishop. Yun. See? Ito ay living testament, mga kapatid. Buhay na patotoo. Na mayroon na pala naghamon sa kay Eliseo Soriano with the permission of a bishop. Pero mga kapatid, what happened sa challenge na ito? That was year 2014. Nabanggit sa akin ng asawa ko si Brother Dwayne, kaya naman ni-research ko siya at nakita ko na may mga write-ups nga sa kanya at hinahamon niya nga si Brother Eli. Yun, oh, nakita pa yung ebidensya na meron talagang hamon. Kaya ito na yung naging umpisa ng paunti-unting pagbalik niya, no, sa simbahan. About King James Version. Kasi mahilig lang itong si Eliseo Soriano na gamitin yung King James Version, kasi ang may challenge doon si Brother Dwayne Cartojano patungkol sa King James Version. Ito ba ay faithful sa original text? Eh, hindi po na tinanggap, mga kapatid. At ano kaya yung nangyari? Para maliwanagan ang lahat, kinonta ko si Brother Eli noon at tinanong ko siya kung papayag ba siyang makipagdebate sa Catholic kahit walang approval ng Pope. Yan! Okay, take note, ha? Ito talaga yung dapat nating gawin, mga kapatid. Kung tayo ay nagsasaliksik, tayo mismo ang maghahanap ng kasagutan sa mga katanungan natin. Ito, to verify the information, totoo ba kaya ito? Siya mismo nag-message kay Brother Eliseo Soriano nung time na buhay pa ito. At sa message niya, mga kapatid, no, klaro, haharap pa siya kasi may hamon, pero permitted by the bishop. Haharap pa siya kahit na walang authorization sa Pope. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Pumayag naman siya at sinabi niya makipag-coordinate daw ako sa KNP. Yan, pumayag naman pala si Eliseo Soriano, pero magko-coordinate sa KNP. At anong nangyari after that? Nakapag-coordinate ako kay Brad Don noon na nasa Peru at sinabi niya na makipag-usap daw ako kay Brad Mel. Yun, yan yung mga kapatid yung nangyari. Parang basketball, no? From Eliseo Soriano to other person to Mel. Hindi naman sinabi ni Sister Desi yung full detail, pero isa lang yung Mel na kilala natin na connected doon sa program na kung saan ay sana magdidebate din si Father Darwin at si Eliseo Soriano. Si Mel Magdaraog. Nang nakausap ko naman si Brad Mel, ang sinabi sa akin ni Brad Mel ay mas mabuti daw na leader to leader. O yun naman, bakit na iba yung usapan? Pumayag na nga. Bakit kailangan pang leader to leader? Leader to leader. Ibig sabihin, yung Pope ang kanyang didebatihin. Alam niyo mga kapatid, kung kayo po ay nanonood sa mga debate ni Eliseo Soriano, ang tanong dyan, lahat ba ng kadebate niya leader ng iglesia? Lahat ba leader? Bakit siya pumatol din sa hindi leader? Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Papatulan niya lang ang hindi leader kapag alam niya na kaya niya, pero kapag kita niyang dihado siya, atras agad. Grabe, ha? Ang magdedebate. So, in short, ang gusto nila,
Pope versus Brad Ellie. Mm. So, pinaikot-ikot nila ako. Ang tagal ng response. Yun, kita nyo mga kapatid. Pinaikot-ikot lang. At ang tagal pa ng response. So, ano talaga yung mangyayari sa'yo kapag ganyan ang ginawa sa'yo, kapatid? Iikot-ikotin ka lang. Ang tagal pa ng response. And you know what? I remember Brother Gabriel de Guzman. When the time, mga kapatid, na isinasagawa na ang paghaharap ni Isisior Soriano at ni Father Darwin, si Brother Gabriel de Guzman ang naging bunga. Dahil siya ay nagsusubaybay din. Grabe, excited ang lahat. Ang buong akala ay talagang haharapin ni Eliseo Soriano si Father Darwin. And what happened? Hindi po si Father Darwin ang kanyang hinarap at hindi rin si Father Darwin ang kanyang topic. Ibang Darwin. Si Charles Darwin pala yun, mga kapatid. Kita nyo? No? Kapag tayo ay uto-uto, nagpapa-uto, panigurado po, mga kapatid, liliko ang landas natin. Panigurado po, mawawala tayo sa tamang landas. Kaya nga, kung inyo pong babasahin yung Matthew chapter 2, ano po nang nangyayari sa tatlong trimadjay po, no? What happened to them? Sinabi sa kanila, huwag na kayong dadaan sa dating daan. Dumaan po sila sa bagong daan, no? Kasi kapag dumaan sila sa dating daan, lagot sila kay Herodes. Kaya nga, mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Inilagay nga ang ating utak, no? Dito sa taas, para magamit ito to think, para alam natin saan tayo pupunta. Hindi tayo dapat na uto-uto lang na nahanga na tayo dahil ang galing, no? Dahil yun na, tiwalang tiwala sa sarili sa pagsasalita, sasabihin natin ay tama. At dahil gumagamit ng kapitulo bersikulo sa Biblia, ay tama. But then, nakitaan ng butas, talagang bumalik sa totoong tatag ni Kristo na iglesia. And for that, congratulations, no? Patuloy natin. Paulit-ulit akong nakikiusap sa kanila noon. Sinabi pala ni Brother Ellie na bayaran daw si Brother Dwayne. Oh, ito pa. Kapag hindi kaya sa argumento, dadalhin ka na lang sa paggawa ng kwento. Kapag hindi na kaya yung argumento, dadalhin ka na lang sa paggawa ng kwento. So, gumagawa ng kwento, sinabihan pa naman bayaran daw si Brother Dwayne. At hindi nila po, mga kapatid, alam. Dahil ako, kilala ko yung taong ito. Pupunta yan sa isang lugar, hindi nga tumatanggap ng kahit 5. Na-experience niya ngang mangaral. Wala pa siyang service noon na makisakay lang sa truck ng sugarcane para lang makapangaral. Tapos sasabihing bayaran. Ito ay issue na lamang, mga kapatid, nang hindi na kaya ang argumento, kundi gagawa na lamang ng sarili lang kwento. Kaya siguro ayaw makipagdebate. Hanggang walang nangyaring debate, mga around 2015 yon, meron akong, actually meron kaming usap ni Brother Ellie noon, pero yung text ko na lang, no, meron akong text noon kay Brother Ellie. Papakita ko dito. Uy, yun, weird evidence, mga kapatid. Hindi lang gumagawa ng kwento, may ebidensya. Ito yung maganda. Oh, kapag tayo ay magsisiwala, dapat mag-iiwan talaga ng bakas. May ebidensya. So, since nung hamon ni Brother Dwayne, that was 2014, eh nung nakipag-usap ako kay Brother Ellie na yun nga makipag-debate si Brother Dwayne sa kanya 2015, that was 1 year gap. Mm-hmm. So, ang tagal. Nadismaya talaga ako kasi nahalata ako talaga na pinaikot-ikot nila ako. Pero, syempre, in denial pa rin ako na inisip ko na baka nga bayaran si Brother Dwayne. O, kita mo ha? Grabe yung nagawang epekto, mga kapatid, ng panluloko sa tao. Naalala ko tuloy dito po sa Exorcist. No, dito sa Exorcist Volume 2 ni Father Sikeya, kanina lang nabasa ko dito na ang attitude talaga ng Diablo, mga kapatid, tuso talaga yan. Una, deceiver siya. He will deceive us, tempted us. Then, if we get in to the temptation, kapag nahulog na po tayo, mag-change na po ang form ng demonyo. He will be the accuser. Sasabihin niya, oh, ginawa mo kasalanan yun. Kaya nga dito sa pakikinig ko, no, mga kapatid, sa conversion story ni Sister Daisy, ay nakikita ko po na yung laro ng Diablo ay naa-apply sa kanyang buhay, no? Ganoon eh, niloko siya, pinaikot-ikot, tapos anong mangyayari? Hanggang siya namulat siya sa katotohanan. Sana talaga lahat po, mga kapatid, maging open-minded. Bukas po tayo at hindi po tayo close-minded. Kasi if we are close-minded, wala mangyayari. Mananatili din tayo sa mali. Hindi tayo makakapunta sa totoong katotohanan. Kasi mayroong nagsasabing totoo, pero hindi naman po katotohanan.
Sige, patuloy natin mga kapatid. Kaya ayaw makipagdebate. Pero naisip ko rin kung bayaran, ano naman, diba? Kasi wala naman din sigurong rason kung bakit hindi makikipagdebate. Ito yung maganda. Enlightened po yung kanyang isip kasi hindi siya close-minded. Kahit na at first, no? Baka nga, no? Kaya hindi makipagharap dahil bayaran. Pero yung reason po mga kapatid, ano naman? Tama naman talaga, may point naman. Ano naman? Bakit? Kahit na sabihin natin ganoon, granting without admitting, bakit hindi ka haharap? Ano ang iniiwasan? Sige po, patuloy tayo. Lalabas at lalabas yung katotohanan kung sino ba ang nagsisinungaling. Tama, lalabas talaga at lalabas ang katotohanan kung sino ang nagsisinungaling. Sana kung humarap lang. Pero kahit hindi humarap mga kapatid, lumabas pa rin yung katotohanan. She testified na siya ay isang dating kaanib sa MCGI. No? Nahirapan pa nga ang asawa nito na i-convince siya. At sa story po ni Brother Dwayne, kasi ito ay nakakausap din namin, at sabi din dito ni Sister Daisy, kinuntak ng kanyang asawa si Brother Dwayne. Totoo yun. Upang humingi po ng tulong na ma-enlighten si Sister Daisy. Pero grabe pa yung challenge sa kanya. And then, nabigyan talaga siya ng kaliwanagan. Eto. Pero yun na nga, hindi naman natuloy ang debate hanggang namatay na lang si Brother Eli. Yun. Hindi nga natuloy hanggang sa namatay si Brother Eli. Alam niyo po, kung hindi ako nagkakamali, ang sulat na magde-debate, siguro mga around 2012 to 2013, andyan siguro. Ibig sabihin, matagal na, no? At buhay na buhay at malakas pa si Eliseo Soriano na nasa Brazil that time. Pero bakit po hindi siya humarap? O kayo na bahala. At pwede rin kayo mag-comment dyan kung ano po yung mga opinion nyo dyan at kung ano po yung mga observation nyo mga kapatid, no? Pwede kayo mag-comment ngayon. Pumunta si Brother Dwayne sa bahay namin at may humarap na manggagawa sa kanya, pero sa totoo lang, wala na akong interest noon na makinig sa debate nila dahil feeling ko wala namang patutunguhan. Yun, so nawala na ng gana, ng interest na makinig sa debate ng MCGI at ni Brother Dwayne. Dahil yun nga, kung ikaw sa lugar nito mga kapatid, no, pwede kayong magkapag-comment. Kung ikaw po sa lugar ni Sister Desi, minessage mo na si Eliseo Soriano na napayag ba siya na makipag-debate kahit walang authorization sa pop at nag-yes. Tapos, pinasapasa ka, hanggang sa walang nangyari. Hanggang sa gumawa na lang sila ng kwento dahil hindi na kaya ang argumento. No? Kapag hindi na kaya ang argumento, gagawa na lamang ng kwento. Sige. Ang ginawa ko, ako mismo yung nag-research at naghanap ng tunay, ng patunay kung may mali ba ang turo ng iglesia, ng ADD. Yun. Ito ang maganda mga kapatid. Research po tayo. Mag-research po. Kaya nga, sabi sa Acts 17:11, ang attitude po ng mga taga Berea, hindi po sila yung uto-uto na kung ano ang ipapasa sa kanila, yun lang. Hindi nila sinisiyasat. Kailangan talaga natin mga kapatid, research. Mag-aral natin. Mag-aral po tayo, pag-aralan po natin ang mga naririnig natin, ang mga itinuturo sa atin. Huwag lang tayo basta tatanggap. Dapat po pinag-aaralan yan. No? Hindi lang tanggap ng tanggap. Dapat aral din po mga kapatid. Marami na magsasabi, Brad, bakit kailangan ko pa mag-aral? Mga apostoles nga, di ba? Mga yung tingnan mo sa profession nila. Alam nyo mga kapatid, meron ding sinasabi kasi yung Biblia eh. Kapag sabihin mo niya na kulang ka sa kaalaman, so hindi po yan exemption na hindi po tayo mag-aaral. Kasi kung kulang tayo sa kaalaman o sa karunungan, ang sinasabi po sa atin ng isa sa apostoles po ng ating Panginoong Hesukristo ay ganito po mga kapatid, no? Kung atin pong babasahin sa Biblia mismo. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Hingin po natin mga kapatid. Kaya nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mag-aral tayo,
manalangin tayo, and then the blessing will come to us. Okay? Pero ito, tandaan natin mga kapatid, kung hihingin po natin yan, sinabi ito sa Santiago 1:6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So we should to know our direction. Huwag po tayo mga kapatid maging katulad lamang ng alon kahit saan lang dalhin ng hangin. Yun nga yung sabi ko mga kapatid kanina, we need to research. Kailangan pag-aralan din po natin ang ating pinaniniwalaan, pinananampalatayanan. Pag-aralan din po natin. No? Huwag tayong basta na lang tatanggap dito. Kundi mga kapatid, dapat alam na alam din natin ito. So as we continue mga kapatid dito sa video po no ni Sister Daisy. Nung nag-research ako, nahalata ako na yung mga video sa YouTube na napapanood ko noon ay isa-isang nawawala. Oh, yun. O, kita mo? Noong time na nagsisiyasat na siya, meron bang kamalian sa turo ng MCGI? At alam nyo mga kapatid, unti-unting binubura, nawawala ang mga videos. Bakit kaya? Ano ang rason? Bakit nawawala, binubura ang mga videos? Kung kayo po ang mag-isip, i-comment nyo lang po ang sagot. Bakit kaya? No? Kasi kung tama yan, kung totoo yan, kung walang tinatago yan, mananatili yan dyan. Eh bakit nawala? Eh bakit binura? Bakit nawawala? Isa-isa pa, no? Na kung saan, the time na siya ay nagsiyasaliksik, nagsisiyasat ng tama, doon pa nawawala. Grabe mga kapatid, ha? Yung itanong mo kay Soriano, kasi meron akong CD noon ng 100 questions ni Brother Eli, na compilations na bigay naman ng isang kapatid. Kinross reference ko ito, yung video at saka yung CD. May mga napansin akong discrepancy sa mga sagot niya. Yung compilation nito, hindi isang taon lang, years siguro yung pagitan. Pero may isang sinabi kasi si Brother Eli doon na nakatawag sa akin talaga ng pansin. Yan. Ito yung maganda talaga mga kapatid. Kapag tayo talaga ay nagsisiyasat, panigurado po mga kapatid, meron tayong matutuklasan. Kaya nga, kapag tayo ay nagbabasa, kapag tayo ay nakikinig, sigurado talaga may mapupulo tayo. Kung hindi man po yan clarification, yan po ay question. No? Meron talagang mangyayari kapag tayo po ay nagsisiyasat ng tama. Isa kasi sa turo niya, na kapag ang isang mangangaral ay nanghula at hindi nagkatotoo, ito ay bulaan. Yan, totoo. I think that was written in Jeremiah. No? Kapag ang isang hula na hindi nagkatotoo, no, ito ay bulaan. Bulaang propeta, bulaang mangangaral. Sa dating daan kasi lahat ang sinasabi niya ni Brother Eli, yun lang ang totoo at yun lang ang paniniwalaan nila. Alam niyo po, mga kapatid, no, nakaka-relate ako dito. Sa dating daan, ang sinasabi lamang ni Brother Eli, yun lang yung totoo, yun lang yung paniniwalaan. I encounter also, noong time na ako po ay nagtrabaho sa construction, as a construction worker, nakasagupa ko po si Kuya Jerry. No? Yung pangalan niya po ay Kuya Jerry. Dahil nakita niya akong may dala-dalang Biblia. Nagka-encounter po kami dahil para sa kanya mali ang pagpagawa ng mga rebulto at imahe ng Katoliko. Ang nagka-argumento kami mga kapatid, then I verify to him, may mga tanong ako sa kanya, hindi niya po nasagot. Hanggang sa ipit na siya. Ano na lang ang sabi niya sa akin, galit na siya. Bakit ngayon ako nagsilabas? Lahat ng mga Katoliko apologist, tinalo na ni Brother Eli. Sabi ko sa kanya, sigurado ka ba? Tinalo niyo na? Eh bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Kasi, no, naniniwala ako kung ano yung turo ng puno, yun din ang nalalaman ng bunga. No? Tinuro sa kanila, tinanong ko siya, katulad itong
sinasabi ni Sister Daisy, hindi nga haharap dahil hindi yan makakasagot. Eh, sige, patuloy natin mga kapatid. At kapag nagkamali o may binagong sasabihin, darating sa pagkaunawa. Yun. Yun din yung ano. Yun din po mga kapatid ang nabanggit po din yan ni Brother Gabriel na kapag nagkamali, darating din daw sa pagkaunawa. So, ibig sabihin, safe siya na in case na magkamali, darating sa pagkaunawa. Safe siya. Pero, no, ang maganda dito, sinasaliksik ang mga turo at aral. That's why nakikita ang kamalian, mga kapatid. Sa CD, may sinabi si Brother Eli na naniniwala daw siya na hindi magtatagal darating na daw ang Panginoong Heso Kristo at wala itong 10 years. O, kita mo? Naging propeta pala siya. Wala daw 10 years. Ito talaga, naalala ko naman mga kapatid, sa SDA may nagsabi din, 2012, tapos na ang mundo. End of the world na, palpak. Ito naman pala, no? Hindi na aabot ng 10 years. Darating na ang Panginoon. Eh, paano yan? Paano yan? May CD that time. Sana talaga magkaroon din tayo mga kapatid ng video yan. Baka meron kayo dyan, no? Baka meron kayo dyan na sinabi ni Eliseo Soriano na hindi na aabutan pa ng 10 years darating na yung ating Panginoon. Yung CD around 2005-2007 yata na-compile or... Na-compile ha? 2007, around 2007 na-compile. Yan. I don't know. Na nung pinakinggan ko yun, 2015 na. Pero it really doesn't matter now kasi anong petsa na ngayon. Nauna na siya, wala pa rin ang Panginoong Heso Kristo. Doon na nag-umpisa na nabinuksan ko yung isip ko na mag-aral ng Catholic faith. Although, yung puso ko pa rin, nasa ADD pa rin noon. Pero pinilit kong buksan yung isip ko para pag-aralan. Yan. Sa mga nasa loob pa ngayon ng MCGI, pakinggan nyo ang dating MCGI na talaga na nagsasaliksik at nag-aaral ng katotohanan. Remember, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, Juan 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero kapag tayo ay nanatili sa kasinungalingan, lagot, wawa tayo dyan. Kaya nga mga kapatid, patuloy lang sa pagsasaliksik, no? Dahil katulad nito Sister Desi, naunawaan, pinaunawa at nakita ang katotohanan. Sa pag-aaral ko, napatunayan ko na lahat ng paratang nila about Catholic faith ay mali. Oh, kitams, lahat ng paratang about Catholic faith ay mali. At isa sa paratang na yan mga kapatid, ay kinorek ni Eliseo Soriano mismo bago siya binalita na namaalam na. Bago ibinalita ni si Eliseo Soriano ay namaalam na, a night before, dinepensahan niya ang simbahan sa nagsasabi na ito ang katuparan daw sa revelation na babaeng patutot daw, no? Na Babylonia daw, na 666 daw. Dinepensahan niya, sabi niya, yun ang itinuro niya dahil yun ang itinuro sa kanya. So, ibig sabihin, tama si Sister Daisy. At isa doon ay binigyang linaw niya. Kaya lang, wala na. Yung iba pang mga issue niya sa simbahang Katoliko particularly, hindi niya na na-correct. So, sana po mga kapatid, ipagpanalangin na lang natin si Brother Eli na hope na kaawaan pa siya ng ating Panginoon. Masyadong malawak at malalim ang history ng church, kaya hanggang ngayon patuloy pa rin akong nag-aaral. At isa pa sa na-remember ko nung, ewan ko kung may connection to, pero nung hindi na ako dumadalo noon, sa Catholic na ako dumadalo, may paulit-ulit na nag-hack ng account ko at ng husband ko from Brazil. Oh, see? No? Nung time na siya ay kumalas na talaga sa MCGI, may nagha-hack ng kanyang account. And it was been traced to the place where Eliseo Soriano is there, sa Brazil. Sige po, sis. So, kayo na lang po ang magpaliwanag nun. So, ang payo ko lang sa mga kapatid na natin dyan sa ADD ay... Ito ha, pakinggan nyo. Payo yan ng dating taga-MCGI. Pakinggan nyo mabuti. Sana
sana buksan niyo ang isip at puso ninyo, mag-aral din kayo. Naiintindihan ko na mahirap para sa inyo dahil yan ang aral nila na yan lang ang totoo at huwag makikinig sa iba. Ini-instill din nila yung takot. Pero kung gusto ninyo talaga malaman ang totoo, mag-aral kayo. Na walang bias, magsaliksik kayo. Sino ba naman ang ayaw maligtas? Yan, mag-aral na walang bias, magsaliksik. Tanong, sino ba naman ang hindi gustong maligtas? Iisa lang po mga kapatid, ang kaluluwa natin. Hebreo 9:27, after death, we will have that particular judgment. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na ibang relihiyon, pag-isipan niyo po mabuti mga kapatid, isa lang ang kaluluwa. Kailangan, yan ay pakaingatan. Sister Daisy? So maraming salamat po at sana nakapagbigay ako ng mahalagang impormasyon sa mga kapatid natin dyan sa ADD. Salamat. O yun. Yun po mga kapatid ha. Yun ang pahayag ng dating MCGI member na kung saan mahalaga talaga ang pagsaliksik. God bless po sa inyong lahat.